Magsitayo na po ang lahat. Magsiwawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiwawit kayo sa Panginoon ng isang dalitidan. Awitan ng Panginoon at purihin kanyang ngalan, ipahayag ang kanyang pakiligtas sa lahat ng panahon. Magsiwawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiwawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananadig sa iyong anak ay pagkalooban mo na makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano na sa iyo ay tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Usiyas na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambayanan ni David ang balitang nagkasundo na
ang Syria at ang Israel. Kaya ang hari, gayon din ang buong bayan, ay narinig sa takot. Naanimoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Seer Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng pandaluyan tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daan ng patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka, at huwag matakot. Huwag masisiraan ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit hindi nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias. Kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing, hindi na ito mauulit. Pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco na punong lunsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lunsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Dakila ang puon dapat papurihan sa lunsod ng Diyos, bundok niya'y banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siya nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Ang nakatutulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakbayang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lunsod. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayan na ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korasin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghan na ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghan na ginawa rito sa inyo, sana na natili pa itong hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Ang nilalaman po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, kung ginagawa ang ng lakat ng Panginoon para sa atin, para tayo ay magsisi sa ating mga ginagawang kasalanan at magbagong buhay. At ayaw pa rin natin magsisi at magbagong buhay. Nananatili pa rin tayo sa ating mga ginagawang pagkakasala. Ano ang mangyayari kung tayo ay namatay? Katakot-takot na pagdurusa ang ating sasapitin sa kabilang bukay. Kaya, sikapin natin magsisi, magbagong bukay sa ating mga ginagawang kasalanan para pagdating ng ating kamatayan, hindi tayo magdurusa ng husto sa labas ng langit.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, matiisin ang Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang ating tugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkakamakasarili, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nananlalamig naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nagsusukul sa pagdurusa at pagkakaisala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos natin mahal na siya na rin natulot na tayo'y may mangyayin sa sa ating ani sa lupain ng Diyos natin mahal na siya na rin nagtulot na tayo'y may mangyayin sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay ng banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng tanang kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Makal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayagan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bunga na karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba sa gisang